So mga tol, alam na nga po ng karamihan, bago pulbusin ni former 3 Division World Champion General Casimero itong si Mexican Saul Sanchez, nito lang nakalipas na linggo sa Japan, nagkaroon nga po ng kondisyon bago ang laban na yan. Kinailangan lang kasing tumimbang ni Casimero ng 128 pounds, 5 oras bago ang laban. Nakuha po ni Casimero ang weight limit ng 128 pounds, subalit noong nasa locker room na sila ni Casimero, napagalaman po natin mga tol, na ini-scout pala ng team ni Sanchez si Casimero. Nakita po kasi nila mga tol na nakalive si Casimero sa FB, na hinihilot si Cuadro alas at may pinapahid sa katawan. Bigla nga pong nagduda ang team ni Sanchez mga tol, nagtataka sila kung ano ang pinapahid sa katawan ni Casimero. Ayon po sa nalaman nating balita mga tol, pinagdududahan daw si Casimero na nagpapahid daw ito ng mentol para mahilo o masaktan daw itong si Sanchez. Kaya agad nag-request ang kampo ni Sanchez sa JBC or Japan Boxing Commission para tanggalin ang pinahid kay Casimero. Kaya kung mapapansin natin mga tol sa live ng team Casimero, pinunasan po ni Coach Ray Urais ang pinahid niya. Pero ayon naman sa team Casimero mga tol, ipikasent oil lang umano ang pinahid kay Casimero. Nawiwirduhan na nga mga tol ang team Casimero dito sa team ni Sanchez dahil ang dami daw nakikita nila. Kaya mas lalong nagalit si Casimero sa team ni Sanchez. Kaya pag akyat pa lang ng ring mga tol, gigil na itong si Casimero. At yun, dinurog agad ni Casimero sa round 1 pa lang ang bata nila. So pagdating po sa sinasabing pinahid kay Casimero na dirty tactics para hiluin itong si Sanchez, mukhang malabo yata yan mga tol. E di sana, pati si Casimero nahilo din sa pinahid ng coach niya. Kaya mukhang malabo at sablay po yung pagdududa nila. Ayon pa sa team ni Casimero mga tol, kaya daw hinilot at pinahiran si Casimero ng Epicacent Oil para makarecover daw ang katawan nito. Dahil nga ginutom si Casimero mga tol, hindi kumain pagkatapos sumablay sa weigh-in. Tanging tubig lang daw ang nilaman ni Casimero sa tiyan niya at natulog lang daw para kinabukasan makuha niya ang 128 pounds limit. Nakakain nga lang daw si Casimero mga tol pagkatapos ng weigh-in ng 10:45 AM. Kaya idinaan na lang sa hilot si Casimero. Pero yun nga mga tol, pinagdudahan pa sila ng kalaban. Sa kabilang banda naman mga tol, emotional naman si Casimero matapos ang laban dito kay Saul Sanchez noong mag-celebrate sila ng victory. Naluha nga po si Casimero mga tol habang kumakanta sa stage. Siguro mga tol, sa sobrang tuwa niya, naluha siya. At sobrang dami din kasi ng haters at hindi naniniwala sa kakayanan niya. Pero pinatunayan ni Cuadro alas mga tol na mabangis pa rin siya. Wika pa nga po ni Casimero sa post niya, "Tears of joy, mas pinanigan kami ng Lord kaysa sa mga haters at bashers. Nalampasan namin ang matinding pagsubok sa team Casimero." Sa ibang banda naman mga tol, hinamo naman ni Casimero si Naoya Inoue ng sabayan ng suntukan. So parang gusto nga po ni Casimero mga tol, kung maglalaban sila ni Naoya Inoue, gawin din ni Inoue yung ginawa ni Saul Sanchez na nakipagsabayan kay Casimero. So mukhang tiwala talaga si Casimero mga tol na hindi kakayanin ni Inoue ang suntok niya kung makikipagsabayan ito sa kanya.